Kapartners, good morning. At ako ay nandito ngayon sa Bunawon, sa sentro ito. Nandito ako nung 2018 nung at ngayon lang ulit ako nakabalik dito na November 22. Today is Sunday around almost 12 noon. At ako ay nandito ngayon sa Bunawon. So ipapakita ko sa inyo ang ayan, talagang puro ayan oh, tingnan niyo ang mga panghuli ng isda. Ayan, mga panghuli ng isda. Ano na lang tayo. Ipasyal ko ulit kayo ha. Iikutin na lang natin. Ayan. So, vitamin C. At alam ko bakit palagi akong nasa vitamin C kasi para maluwag yung aking paghinga dahil ako ay hubakon ang tawag nila sa asthmatic or may hika or nahihirapang huminga. Kaya ito bilang pagpapasalamat ko at inaalagaan ko ang regalo ng manlilikha ang aking buhay. Kaya sana nga sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng lugar, vitamin C, palagi akong dati pagdating ko sa lugar na ito, halos araw-araw talaga akong naliligo sa dagat. Madaling araw sa umaga kasi breathing exercise ko. So, nakikita nyo, ganda no? So mga nung namukot kami dito, ang tawag nila, may lambat tapos may maliit ng bangka tapos hinihila yung lambat, ano? Alam nyo, ang dami, yung malaki-laki na rin yung timba namin noon na dala-dala, pero sa una pa lang namin pagpukot, yung paghila ng lambat, ano, parang pinalibutan ng lambat tapos ay parang doon na nahuli o nahuli ng lambat yung mga isda, na maraming isda. Hindi ko alam kung pero yung mga mamsa noon, halos mag-ganito rin kalalaki yung isda na first class yung mamsa na isda dito. Ang sarap-sarap na tinolang isda. At saka yung mga crabs, ang dami-dami-dami na nahuling pangkaraniwan na yung mga manlalansi, pero dahil talagang labas ang tawag dito yung sariwang-sariwa, kaya napakasarap ng ano, napakasarap kumain ng sariwang isda. So, mga taga rito yung nagsusupply actually sa city, sa Dumaguete, ng mga tangigi or kung ano-anong mga klaseng isda na yung pangkilaw o pang basta't kinilaw ang tawag nila ron na isda. So, ayan. Buti ngayong araw na to ay medyo gumanda yung panahon. Maganda ang panahon ngayon. Kaya, ayan, nakita nyo ang lawak-lawak pa din ng mga ay ganito ang natural dito talaga ng ano, ng mga buhanginan. Saka, palatandaan ito ng talagang nanguhuli sila ng isda dito. Ito yung kinabubuhay nila dito. Kasi tira mo, ang daming bangka. Ayan. Pero ngayon, talagang kahit saan, mahal talaga. Mahal ang isda ngayon. At may presyo talaga ngayong panahon ngayon ang isda. And then, basta noon yung sinasabi ko sa inyo na matapos kaming mamukot o hilahin namin yung lambat, pagdating dun sa ano, na may parang sa ganitong lugar mababaw na, ay makikita mo niya talagang nahuli na yung maraming isda, maraming mga crabs noon. Kaya ang sarap-sarap kumain ng mga
na mga isda na sariwang sariwa o labas ang tawag nila dito. So sana naiintindihan niyo kung bakit lagi ako sa baybay o sa tabing dagat, kasi yun yung makakabuti sa aking kalusugan para magaan at maginhawa ang aking paghinga. Kasi talagang lalo na nung magkakatapusan ng 2015 nang nakarating ako dito, 2020 na ngayon, yun talagang nag-nebulizer pa ako, nag-o-oxygen pa ako para lang ako makahinga ng maayos. So nasabi ko rin sa inyo kung bakit ako libangan ko, o kumbaga lingaw-lingaw ko na mamasyal sa tabing dagat, sa baybay. Gawa ng siyempre nagpapasalamat tayo sa may regalo ng buhay. Tingnan mo yung ano dito. Dito pa lang sa buhangin na nito, tamo. May ganitong klase, oh. So, ang tawag sa amin dito ay ano nga bang klaseng crabs ito? So, ayan, oh. So nandito lang sa ayan. Pero siyempre wala na siyang maraming ganito kaming nahuli noon sa ayan sa panghuli ng isda, itong tinatawag natin na net. Ayan. So salamat talaga sa regalo ng at kalikasan. So dahil mostly itong mga video ito, wala pang no cut, wala pa rin kaming, hindi pa rin ako nakakapag nag-i-edit, hindi pa ako nag-i-edit ng video, kasi puro mga natural. Kung ano yung actual na pakikita, ayan. So may mga naliligo sa ayan, may naliligo sa banda ron ng mga bata. Ayan, nagahay sila. So ngayon, at least practice naman dito yung safe physical distancing. So ayan, sana na na-enjoy nyo rin ang ganitong lugar, kasi ito yung buhay ko. Kaya sabi ko sa inyo, palaging inuulit ko, salamat sa Diyos at buhay pa ako. Minsan lang tayo dadaan dito sa sanlibutan, sa lupa, at sana ma-maximize natin yung ating life hanggat sana mahaba-haba ang buhay natin dito sa lupa na nasa grasya at nasa biyaya pa rin tayo palagi ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. So salamat sa regalo ng kalikasan, sa magandang tanawin ng karagatan. Nandirito ulit ako sa sentro ng Bunawon. Siyempre na sa baybay, nasa beach resort ako. Bunawon na Negros Oriental. So sakop pa rin ito ng ano, ng Shaton. At kanina nung nasa Dumaguete pa kami, mga alas 8 pasado, mga nag-travel siguro kami ng ano, sumakay kami ng Beehive. Estimated one and a half hour yung biyahe. Tumatawag yung mga bata, pasali raw sila, kaya lang siyempre naka-shoes ako, kaya hindi ako pwedeng magbasa. Ayan. Salamat sa panunood nyo. At sa mga nag-subscribe sa akin, salamat sa tiwala nyo. Sana patuloy nyong subaybayan ang aking mga videos na ganito. At ini-encourage ko pa ulit kayo na mag-like kung sana magustuhan nyo. At the same time, kung may panahon kayo, leave a message, leave a comment. Para at least mas marami yung makapansin o makapanood ng
kagaya natin ng video na ganito. So maraming maraming salamat sa inyo. Sana subaybayan nyo pa rin. Tangkilikin nyo. Patuloy kayo na sumubaybay sa aking vlog na S. Monsville. Sa Monte kasi ang apelyedo ko. At saka Monte ay nasa taga-bukid o kumbaga taga-bundok. Pero yun nga, sabi ko, pangarap ko, pag nasa bundok na rin lang tayo, meron tayong bahay o kabahayan. Kaya Monteville, sana ay meron na nagmamayari ng pangalan na yun sa Facebook. Kaya ginawa lang natin yung ating ang pangalan ng ating vlog na ito, ng aking YouTube channel ay S. Monsville. So, magkita-kita muli tayo. Sana patuloy niyong subaybayan at tangkilikin ang mga napapanood niyo. Medyo wala pa tayong pang-edit, hindi pa rin tayo masyadong marunong. At at the same time, wala pa tayong masyadong gamit nga. Maski yung pang hinahawakan ganyan, pang vlog. At ngayon lang, may pagmamalaki ko lang ngayong araw na ito. At least meron ng ang ating cellphone ay meron isang SD card, kaya mahaba-haba ito. Nung mga nakaraan, sorry kung nabitin kayo, madaling mapuno yung memory ng cellphone. At saka cellphone ngayon, cellphone pa lang ngayon ang ginagamit natin sa pag-video na ganito. Sana ma-improve natin at biyayaan tayo, magkaroon tayo ng mga gamit para ma-improve o mapabuti natin ang mga video, susunod natin mga video na ganito. So maraming maraming salamat ulit sa inyo, ha. Sige, sana magkita-kita tayong muli. So yan, tingnan nyo ulit. So ganda. Ay, ganda-ganda ako sa lugar na ito. So see you again.